Si Manuel Acuña Rojas ay ang ikalimang pangulo ng Republika ng Pilipinas na makikita sa 100 pisong papel na isyu ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Isinilang si Rojas noong ika-isa ng Enero taong 1872 sa lungsod na ipinangalan sa kanya nang siya ay mamatay. Ang lalawigang kapis ngayon ay lalawigang Rojas. Sina Gerardo Rojas at Rosario Acuña ang kanyang mga magulang. Nagtapos siya ng abogasya sa Universidad ng Pilipinas noong 1912 at naging top-notcher sa bar exams. Nag-umpisa siya sa politika bilang paiskal panlalawigan. Nagsilbi sa iba't ibang kapasidad sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth ni Manuel L. Quezon. Noong 1921, naihalal siya sa House of Representatives at sa sumunod na taon ay naging Speaker of the House. Pagkatapos maitatag ang Commonwealth ng Pilipinas, naging kasapi si Rojas sa National Assembly, nagsilbi bilang kalihim ng pananalapi sa gabinete ni Pangulong Manuel Quezon, at naihalal sa Senado ng Pilipinas. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, binihag siya ng puwersa ng mananakop na Hapon. Ngunit sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nanilbihan siya sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na itinaguyod ng mga Hapon. Sa panahon din nito, siya ang nagsilbing intelligence agent para sa mga gerilya. Hinuli ng mga bumalik na puwersang Amerikano si Rojas sa paghihinalang pakikipagtulungan sa mga Hapon. Pagkatapos ng digmaan, pinawalang sala siya ni General Douglas MacArthur kasama kay Pangulong Sergio Osmeña kasama ng mga Pilipinong general na galing sa sandatahang lakas ng Pilipinas na sina General Basilio J. Valdez at si General Carlos P. Romulo at ibinalik ang kanyang nombramiento bilang opisyal ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos. Ito ang nagbigay buhay sa kanyang buhay politika, at sa suporta ni MacArthur, nanalo siya sa halalan sa pagkapangulo noong 23 ng Abril taong 1946 laban kay Sergio Osmeña. Bilang pangulo, pinawalang sala niya ang mga nakipagtulungan sa mga Hapon. Sinimulan ni Rojas ang kanyang karerang pampulitika noong 1917 bilang kasapi ng Konsehong Pangmunisipyo ng Capiz. Siya ay nahalal na gobernador ng Capiz mula 1919 hanggang 1921. Si Rojas ay nahalal sa kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas noong 1922 at nanungkulan bilang speaker ng kapulungan ng mga kinatawan sa 12 taon. Siya ay naging kasapi ng Philippine Council of State. Noong 1923, si Rojas at Pangulo ng Senado na si Manuel L. Quezon ay nagbitiw sa Council of State ng Sinulang Ayvito ni Gobernador General Leonard Wood ang mga panukalang batas na ipinasa ng Lehislatura ng Pilipinas. Si Rojas kasama ni Sergio Osmeña ay nanguna sa isang kampanya na tinatawag na Misyong Osrocks para sa pagkilala ng Estados Unidos ng kalayaan ng Pilipinas at pamumuno sa sarili ng Pilipinas. Nakamit ng Misyong Osrocks ang pagbasa ng Kongreso ng Estados Unidos ng Hair Horse Cutting Act na nangangakong magbibigay ng kalayaan sa Pilipinas pagkalipas ng 10 taon, ngunit ito ay itinakwil ng Senado ng Pilipinas sa panghihimok ni Manuel L. Quezon. Si Quezon ay nanguna sa isang misyon noong 1934 upang makuha ang pagbasa ng Kongreso ng Estados Unidos ng Batas Tidings McDuffie na pinagtibay ng Senado ng Pilipinas. Siya ay nahalal sa Senado ng Pilipinas noong 1941, ngunit ang Kongreso ng Pilipino ay hindi natipon hanggang pagkatapos lamang na mapalaya ang Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapones noong 1945. Nang matipon ang Kongreso noong 1945, si hinalal ng Kongreso na nahalal noong 1941 bilang Pangulo ng Senado. Siya ay kasapi ng Kumbensyong Konstitusyonal mula 1934 hanggang 1935 na lumikha ng saligang batas ng Pilipinas ng 1935 sa ilalim ng Tidings-McDuffie Act. Siya ay naglingkod na kalihim ng pananalapi mula 1938 hanggang 1940, tagapangasiwa ng National Economic Council, tagapangasiwa ng National Development Company, Brigadier General ng USAFFE, at iba pa. Siya ay naging kasapi ng komiteng gumawa ng drafto ng saligang batas ng ikalawang republika sa ilalim ng Hapon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, si Rojas ay nanungkulan sa pamahalaan ng ikalawang republika ng Pilipinas ni Jose P. Laurel sa ilalim ng Hapon bilang direktor ng ahensya ng paglilikom ng mga supply ng kanin para sa hukbong Hapones.
Gayunpaman, si Rojas ay pinaghihinalaan ng mga Hapones na nakikipagtulungan sa mga gerilyang laban sa Hapon at nagsagawa ng lihim na paniniktik kay Rojas sa kabila ng kautusan ni General Homo na malapit kay Rojas na itigil ang paniniktik nila kay Rojas. Noong 1945, si Rojas kasama ng ibang mga kasapi ng gabinete ng Ikalawang Republika ay dinakip ni General Douglas MacArthur. Si Rojas ay pinalaya, pinatawad at ibinalik ni MacArthur sa ranggong Brigadier General sa General Headquarters ng Hukbong Amerikano sa Seksyong Intelihensya, samantalang ang ibang nadakip na sina Jose Yulo, Antonio de las Alas, Quintin Paredes at Teofilo Sison ay ibinilanggo upang litisin dahil sa pakikipagsabwatan sa mga Hapones. Inangkin ni MacArthur na si Rojas ay inusente at tumulong sa kilusang gerilyang laban sa Hapon. Noong 1948, pinatawad ni Pangulong Rojas ang mga dinakip na sinasabing kasabwat ng mga Hapones. Noong 1946, halala ng pagkapangulo, hiniling ni Rojas ang suporta ng Hukbalahap, ngunit dahil sa paniniwalang si Rojas ay nakipagtulungan sa mga Hapones at malapit na nauugnay sa mga mayayamang nagmamay-ari ng lupain, kanilang sinuportahan si Sergio Osmeña. Pagkatapos manalo ni Rojas sa halalan, noong 1948, kanyang inihayag ang parehong PKM at Hukbalahap na mga ilegal na organisasyon, at inutos ang pagdakip ng mga kasapi nito dahil sa pagpapabagsak ng pamahalaan sa pamamagitan ng dahas, at pagtatatag ng kanilang sariling pamahalaan sa tulong ng dahas at takot. Pagkatapos mapalaya ng mga Amerikano ang Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapones, ang Commonwealth ng Pilipinas ay ibinalik sa Pilipinas noong 27 ng Pebrero taong 1945, kung saan Pangulo si Sergio Osmeña. Nanalo si Rojas sa 1946 halalan ng pagkapangulo noong 23 ng Abril, 1946, na may 54% ng kabuuang boto laban kina Sergio Osmeña ng Partido Nacionalista at Hilario Moncada ng Partido Modernista. Si Rojas ay tumakbo sa ilalim ng Partido Liberal na kanyang itinatag pagkatapos humiwalay sa Partido Nacionalista. Si Rojas ay nagsilbing Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas mula 28 ng Mayo, 1946 hanggang 4 ng Hulyo, 1946 nang makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Estados Unidos. Noong 21 ng Hunyo taong 1946, si Rojas ay humarap sa Kongreso ng Estados Unidos upang himukin ang pagpasa ng dalawang batas na ipinasa ng Kongreso ng Estados noong 30 ng Abril taong 1946, ang Batas Tidings-McDuffie at ang Bell Trade Act na parehong ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos. Inaugurasyon ni Rojas bilang Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas noong 4 ng Hulyo taong 1946 sa Independence Grandstand sa Maynila. Sa araw na inilunsad ang Ikatlong Republika ng Pilipinas at kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos noong 4 ng Hulyo taong 1946, si Rojas ay nanumpa bilang unang Pangulo ng bagong Ikatlong Republika sa Luneta, Maynila. Ang okasyon ay dinaluhan ng mga 3,000 dignitaryo kabilang ang Commissioner to the Philippines at kauna-unahang Embahador ng Estados Unidos sa Pilipinas Paul McNutt, General Douglas MacArthur galing sa Tokyo, United States Postmaster General Robert E. Hannigan. Isang delegasyon mula sa Kongreso ng Estados Unidos na pinangunahan ni Senador Millard Tidings at kinatawan si Jasper Bell at dating Civil Governor General Francis Burton Harrison. Ito ay dinaluhan ng mga 300,000 katao na nakasaksi sa pagbaba ng pambansang watawat ng Estados Unidos at pagtataas ng pambansang watawat ng Pilipinas. Si Rojas ang naningkulang Pangulo ng Pilipinas hanggang sa kanyang kamatayan noong 15 ng Abril taong 1948. Si Rojas ay namatay noong 15 ng Abril taong 1948 sa atake sa puso sa tahanan ni Major General E.L. Eubank sa Clark Field, Angeles City, Pampanga, pagkatapos manalumpati sa harap ng sandatahang panghimpapawid ng Estados Unidos. Dahil hindi pa tapos ang termino ni Rojas, siya ay hinalinhan ng pangalawang pangulong si Elpidio Quirino.